you with it, drop it. Clap. Mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para sa mga bagong DIY videos na inyong aabangan. So, na-experience nyo na ba along the way, nagmamaneho kayo, bigla na lang huminto ang inyong sasakyan. Tinignan nyo, okay naman yung battery, okay yung alternator, okay yung charging system. Tapos, tinanggal nyo yung spark plug, niridondo nyo, tinignan nyo yung spark plug, high tension wire, is walang kuryente. So, tuturuan ko kayo paano i-troubleshoot at magpalit ng ating ignition coil. Kasi common ito ang nasisira kapag wala tayong kuryente, maliban na lang sa high tension wire. So, ganito pag troubleshoot, kung ang sira nyo is ang spark plug, or ang high tension wire o ang mismong ating distributor. Kasi tinignan natin, may kuryente naman tayo, may cranking na nagaganap. So, okay yung battery. Tapos, nung tinanggal nyo yung spark plug, tsaka tinanggal nyo yung ating high tension wire, tapos pinakrank nyo, idinikit nyo sa metallic part ng ating sasakyan, is walang kuryente na dumaloy. So, ang ano sa ating isip is ang high tension wire. So, paano naman natin malalaman kung sira yung high tension wire natin? Pag binaklas natin ito dito sa dulo, so pag natatanggal ito, pag natanggal natin yan, tapos kumuha tayo ng tester. Tester, no? Ang tester na pwedeng gamitin natin is ang ating automotive tester. So, yun. So, ganito yung pag-testing ng ating high tension wire kung gagana pa. Gumagana siya o hindi. So, tanggalin muna natin. Active type kasi ito. So, ito. Ilagay natin yung negative. Or kahit positive, kahit magbaliktad dyan. Kasi titesting lang naman natin kung buo pa yung linya. So, ilagay natin sa 20K. Yan. Pag may reading, meaning buo pa. So, ito yung gamit ko ngayon. Automotive tester ito. So, gagamitan naman natin. So, may reading siya buo. So, kung lahat ng high tension wire is ganun, ganun ang reading. May reading siya. So, meaning may sira talaga na iba. So, ito naman yung ating tester na isa. So, yan, negative. Tapos, lagay din natin sa 20K. Sa ohms na 20K. So, may reading din. So, buo. So, lahat, tinignan nyo, lahat ng high tension wire is okay. Tapos, pag kinakrank, so ipapakrank nyo kasi ito, dapat may lalabas na kuryente. Wala siyang lumalabas na kuryente. So, pupunta tayo sa loob ng distributor. Doon tayo pupunta. Doon natin titignan ito, kung anong part yung sira. So, ang tools na gagamitin natin is 8mm open wrench at saka maliit na screwdriver. Yan. So, dapat lagi kayong may baon na ito para kapag i-check nyo yung sasakyan nyo na nasa highway kayo is may gagamitin kagad kayo. So, may tatlong tornilyo ito. Ating distributor. Pero, paalala mga kabasyong, bago nyo gagalawin ito sa loob, baklasin nyo muna yung positive terminal ng ating battery.
para makasiguro kayo, tanggalin nyo na lang dalawa. Pero sa akin kasi kahit isa lang, pero mas maganda yung sigurado eh. Kasi hindi mo sinasadya, maidikit mo yung isang ano dyan, di magkakaroon ka pa ng mas malaking problema. So ito, prevention lang ito. So tatanggalin natin yung dalawang terminal. Yan. So pag natanggal na, punta tayo ngayon dito sa ating distributor cup. So ito, paalala mga kabasyong, kung hindi nyo kabisado, huwag nyo nang anuin itong pagtatanggalin itong wire. Ito, hindi nang tanggalin. So bagay, madali lang naman tignan. May mga numbering siya. Kung ano yung number niya, dun siya pupunta. Basta always, ang mag-start ng number 1 is dito sa may crankshaft pulley. Yun ang number 1, sunod number 2, 3, 4. Yung nandito sa distributor, ito yung number 4 na high tension wire. O yung ating piston number 4. So pag bubuksan, pamit lang yan. So itong tinatanggal ko na nakakabit dito, ito yung ano, one tail na ano, condenser. Isa lang yung ano niya, oh, sa positive lang yung nakakabit. Tapos ito sa body. So naka-body ground. Tapos andito yung isa, bali tatlo yan. Ngayon pag mahirap, saka nyo gamitan ng 8mm open wrench. Iyon. Ingatan nyo, huwag mawawala itong mga screw. So, kadalasang symptoms kapag sira ang ating ignition coil. Ito yung kadalasan talaga. Bumabiyahe ka, tapos huminto. Tapos, pinagpahinga mo lang ng mga ilang minuto, umandar na naman. Ang sira natin pag ganun is ignition coil. So, tuturuan ko yung paano palitan. Ito yun. Extra ko lang ito, yung ignition coil na ito. Baon ko palagi yan. So, ito bagong bili yan. So, ayan. Pag tinanggal, ganyan lang. So, i-set aside lang. Tingatan kasi pag nabali yung pin dun sa gitna at saka yung mga ano din sa loob. Hindi nagagana yung sasakyan mo. Bibili ka ng bagong ignition coil. Ay, ignition. Distributor cup. So, ito. Gagamitan lang na ano, flat. Oh, tulak nilang pag ano. Tapos ito nakakabit. So itong ano kasi sira na. So nilagyan ko lang siya ng tape ganyan pansamantala. Wala pa kasi mabiling ganito. Wala akong mabili kasi isang piraso na ganito eh. Buo mo siya mabibili. So ito yan mga kabasyong. Yan. So, pagtatanggalin na natin yan, hindi na natin babaklasin sa katawan niya mismo. Ganyan lang siya. Yan.
So ito mga kabasyo, yung gagamit tayo ng socket wrench na size 7mm. So ayan. So ito yung negative ito. So ingatan niyo mga tornilyo ha. Para mawala. Tapos doon naman tayo sa positive. So dito sa positive, dalawa ang wire na ito. Mamaya makikita nyo pag binaklas ko na itong ignition coil. So ang mga tools na gagamitin natin pag ano dito sa pagbaklas ng ignition coil is screwdriver, 8mm na open wrench, tapos socket wrench na 7. Yan, may apat na tornilyo to ha. So nakalimutan ko pa natanggalin yung rubber. Ingatan nyo, baka mapunit itong rubber. Ayan. So ito yung pang last. So yan, natanggal na natin. So yan. So ito yung ignition coil na luma. Yan. So tandaan natin yung nandito na wire is negative. Yung nandito is positive. So dalawa siya, yung isa nang gagaling sa ating module. Dito yung module natin. So, yan, ganyan. Pag ilalapat nyo, isuksok nyo na kagad. Yan. So, ganyan siya. Pero lagay din natin yung ano muna para may mag-hold lang doon.
Yan. So, pakikita na natin itong dalawa. Huwag masyadong mahigpit ay yung tamang-tama lang para hindi mabasag. Yan. So, okay na. Lagyan na natin ito. Oh, baliktad. Yan. Tapos yung cover. Tapos ang ating router. Ito, pag lalagay nyo, hindi kayo magkakamali kasi meron siyang guide. Ayun o, kita nyo yan. So, pagdating dito, may kita nyo, square. Medyo flat siya doon. Doon nyo lang tatapat. So, yun lang siya. Ganun lang siya. So, secure lang natin. So, pag na-secure na, pwede na natin lagay yung distributor cap. So, huwag niyong kakalimutan. So, huwag niyong kakalimutan ito na dapat ito nakadikit to sa body. Ayan. Screw, tapos yung screw nakadikit sa body. Tapos yung last, yung nandito sa likod. Secure lang natin lahat. Tignan natin na naikabit na. So, ibabalik na natin ating ano, connection ng ating battery. So, yun naman na natin ng negative. Secure lang natin. So yan, mag-tip na.
So start ko lang muna yung engine. So ayan mga kabasyong, okay na, ipinalta natin. Ipinalta natin ignition coil. So ganun lang yung pagpapalit ng ignition coil na hindi na binabaklas sa ating ang ating buong distributor. Ganun lang. Hindi na natin kailangang i-remove para mawala sa timing ulit yung ating sasakyan. So ganun lang yung paraan, easiest way na pagbaklas ng ating ignition coil. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para sa mga bagong DIY videos na inyong aabangan. Yun lang po. Maraming salamat po sa panonood muli sa aking YouTube channel. God bless! Kabasyong, bigyan ko yun ng isang mahalagang tip para mas humaba pa ang agna ang ating ignition system. Ang buhay ng ating ignition system. Kada palit ng ating spark plug, magpalit din kayo nito. Ang ating condenser na tinatawag. Yan. Kasi kala natin okay pa siya, pero siyempre kada ignite ng ating susuyan, ang ating ignition system, siyempre na-worn out din ito. Kasi nga pumupunta sa kanya una yung current tapos binabato niya papunta sa spark plug ng doble. Kaya mas malakas. So kung bago yung ating ang ating spark plug tapos hindi naman tayo nagpalit nito. So hindi tayo nagpalit ng ating condenser. Yung capability na maibibigay sana ng functions na mas maganda sana hindi na ilalabas yung potential gawa ng syempre nga hindi natin pinalitan itong condenser. So yun yung tip na ibibigay ko sa inyo guys para mas humaba ang ating buhay ng ating ignition system. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat. Bottle tequila on the rocks, hey. Couple shots I couldn't stop.